Yo mga idol, kamusta? Ang malalim na pahiwatig ni Naoya Inoue sa kanyang susunod na laban. Pero bago ang lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So matapos nga madismaya ang Unified Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue dahil sa palagay nito lumalayo ang tsansa na makakuha ito ng laban kontra sa mga kapwa nito kampiyon sa dibisyon na si Nonito Donaire Jr. na siya naman ang may hawak ng WBC World Title at ang gustong gusto nito makalaban na si General Cuadro Alas Casimero na siya naman ang WBO World Champion. Wala kasi ibang hangad itong Japanese Monster kundi maging kauna-unahang undisputed World Champion sa 118 Division. Sa katunayan nga nito, nagpaparinig pa itong hapon na aakyat na lang daw siya sa Super Bantamweight para doon na lang ipagpatuloy ang kanyang pangarap na lipunin ang lahat ng titulo sa division. Ngunit para naman sa ating mga idol, hindi pa rin makakailan ni Naoya Inoue na gusto niya talaga manatili sa Bantamweight para labanan ng mga Pinoy na si Nonito Donaire Jr. at General Casimero na sa ngayon masasabi natin na kabilang sila sa mga boxing superstar sa sports. Kung saan isa ito sa mga kinukonsideran ng Unified Champion kung bakit nag-aalangan ito na umakyat ng timbang. Ang mapasama kasi ang pangalan ng dalawang Pinoy World Champion sa listahan ni Naoya Inoue sa kanyang mga pinataob sa bakbakan ay siguradong magdadala sa kanya ng kasikatan at mas lalong magpapaangat pa sa kanya bilang pound for pound boxer. Kaya sa bagong pahayag ni Naoya Inoue sa kanyang official Twitter account, gagawa na lang daw muna ito ng adjustment sa ngayong taong kasalukuyan at ihahanda niya ang kanyang sarili para sa pinakamalaking laban niya sa susunod na taon na parang sinasabi ng Japanese Monster na siguradong isa kina Cuadro Alas at Filipino Clash ang kanyang makalaban sa early 2022 kung saan isa nga sa matunog nito na makaharap sa ibabaw ng lona ang WBO World Champion na si Casimero dahil ito talaga ang unang hiniling ng Japanese Monster na laban para daw pagbayarin ang angas ng Pinas sa lahat ng mga trash talk at sa pamamahiya ng mga sinabi niya kay Naoya Inoue. Kaya isang magandang laban to mga idol sakaling matuloy, lalo pa na kumpiyansa din itong si Cuadro Alas na hindi kakayanin ng Japanese Turtle ang taglay nitong lakas sa kanyang kamao. At kung sa man ng loob lang naman ang pag-uusapan, gigil na rin itong si Casimero kay Naoya Inoue dahil sa na-cancel nila dating laban. Kaya siguradong wasakan ng mukha ang mangyayari sa oras ng kanilang pagtatagpo sa ibabaw ng lona. At sa kabilang banda naman mga idol, Terence Bud Crawford kumpiyansa na dudurugin ito si Canelo Alvarez sa bakbakan sakaling magharap sila sa parehong timbang. Sinabi ito mismo ni Crawford sa unang presko niya sa laban kay Porter na ayon sa kanya kaya niya daw talunin ang lahat ng mga fighters na makalaban niya sa bakbakan dahil siya daw ang pinakalabest na fighter sa buong mundo. Kaya sa palagay daw nito, kung sino man daw makabangga niya, siguradong tulog ang aabutin sa ibabaw ng lona. Pero ang ganitong statement ni Crawford eh hindi naman pinalagpas ng mga boxing fans dahil nag-uumpisa pa lang daw itong makalaban ng mga top boxer sa kanyang division. Kaya ang lakas daw ng loob nito na sabihin na kaya niyang talunin ang mas malaki at mas malakas na si Canelo. Na alam naman natin mga idol, nasubok na ang tibay nito kalaban ng mga elite fighters sa kanyang division. At bago daw sana magmayabang si Crawford, kapag natalo na nito ngayon ang kanyang kalaban na si Sean Porter, na malaturo ang galawan sa ibabaw ng boxing ring. Dahil kung sakaling maputol ang sungay nito, o di kaya ma-upset sa bakbakan, siguradong wasak ang magandang karera ni Crawford. At masasayang lang kanyang magandang pangarap sa boxing sports.